Good day, good morning, good evening sa inyo, mga kasbigitik. Nandito tayo kay AG Cycle Nerds at mamimigay sila ng pre, mga kasbigitik. Alam ko bakit? Para bumili ng group set dito. Kasama na yung frame. Napakamura pala ito, mga kasbigitik. Pero ito, papakita ko muna sa inyo kung ano yun, mga kasbigitik. Ito, para bumili ng group set. Nako po, rider yan ha, kinikater ni Shimano yan. So, para sa akin, wala na tayo masasabi dyan. Pero bago yan, don't forget to like, comment, and subscribe. Spigitik the Explorer lang sa TikTok, Facebook page, and syempre dito na rin sa YouTube channel natin. So, simulan na nga natin to. So, simulan na nga natin itong bike check natin kay Rider R2. Siyempre, ito, kinikater din to ni Shimano. So, kung ikay nagdududa sa bike na to, eh, huwag ka na mag-alala dahil nasa distributor tayo ng Shimano, which is si AG Cycle Nerds. Okay? So, lahat ng pyesa dito mo na rin pwedeng makuha at siyempre, kompleto dito. Alright? So, lalong-lalo na sa mga pitch shoes. Ayan, kitang-kita, nasa harapan nyo na. Okay? So, kahit umikot ka dito, ang bahay na to ay nangangasul. Okay? So, ayan, kitang-kita nyo na. Simulan na nga natin yung bike check natin dito kay Rider R2. So, sa top tube na ito, kitang-kita mo naman, eh, dito, makapal, pero panipis naman siya ng panipis hanggang sa seat tube niya. So, dito makikita mo naman for stability naman to. Kaya nagka-kurba dito ng onte. So, usual na nakikita mo sa MTB, nandito, pero nandito naman siya. Okay? So, dito naman, makikita mo naman dito sa ibabaw, flat, triangular naman siya. Okay? ICR, wala kang makikitang ICR dito. Okay? Dito dumaan yung mga kable niya para sa caliper mo. Okay? So, down tube naman, ito may pagka square naman siya, parang triangle kung makikita mo. So dito nakalagay yung branding niya, which is si Rider. Yan, kitang-kita. Lagayan ng mga cables niya, dito na siya nakaabang. Okay? Dito na rin nakalagay yung mga barrel adjuster mo. Okay? Head tube nga pala nito, yan, kitang-kita mo. Kitang-kita mo naman, makinis na makinis 'yan. Well, para sa akin, all goods na naman yan. Pero para sa akin, mas gusto ko yung nakikita ko yung mga tigwell dyan. Para makita mo kung gaano katibay yung mga frames. Pero para sa akin, Rider, all goods na yan. Well-known brand na naman yan. Para sa mga hindi pa nakakaalam, syempre, kinikater siya ni Shimano. Nabubulol na? Okay na. Okay, so, dalawa yung cable na dumaan dito. Isa sa RD, syempre, isa sa FD mo. Yang nakikita mo sa ilalim. Okay? Lagay ng bottle cage, isa lang, wala na dito. Okay? Malinis na malinis. Ito, pwede mo namang itong gamitin pang casual riding or ano ma. Eh, kung gusto mo namang kumarera, para sa akin, pwede na rin naman to. Onting-onting upgrade ka na lang siguro dito. Okay? Pero para sa akin, halos hindi mo na kailangang i-upgrade to dahil ito ay nakasora. Okay? Simulan na nga natin sa FD na ito. Siyempre, sinabi ko na Sora. Ayan. Naka-brace on na yan. Siyempre, yan na yung mga bagong nire-release ngayon ni Shimano. Mga naka-direct mount or pwede natin sabihin naka-brace on na mga FD. Okay? Tubay yan, mga spigitik. And siyempre, ito may index pa to. And siyempre, 50-30-40 yung kanyang crankset. Okay? So, lane nga pala ang ginamit dito si Venus, pero ito ay hindi pa naka-halotech. Okay? So, kung gusto mong i-straight to ng Shimano Sora, available naman yan dito. So, you just let us know. Pwede ka lang pumasyal dito kay AG Cycle Nerds. Okay? So, ito, sabi ko nga, palta mo na lang halotech yan kung gusto mo nang i-straight to. Pero para sa akin, napaka-inam na neto. Chain neto. Ang chain nito, syempre 9-speed, pero hindi ko makita yung brand name ng kanyang chain. Pero dito, nakikita mo naman sa chainstay niya, R2 na nakalagay sa kanya yung model name niya. Okay, pero dito wala pa nakalagay na mga screen,
bike skin protector or chain protector dito para at least pag nag-chain slap yung kadena mo, eh, baka magasgasan. Pero madali na naman maghanap ng 100 pesos lang naman yung mga bike skin na yun. Putulin mo lang, tsaka mo ilagay dito. Para malinis naman, di ba? Para hindi na magasgasan. RD, Shimano Sora, syempre, pag sinabi natin Shimano Sora, usual is 9-speed dyan. Okay, eto pa ang kinagandahan nito. Nagustuhan ko dito sa setup nito is ito ay naka 11x3060 na tong sprocket niyan. So syempre, Shimano HT201 na ang ginamit sa kanya. All goods na all goods. Kaya pag ikaw nagreklamo pa dito, eh ewan ko na lang. So syempre, ito, hubs nito ang ginamit dito is Gully. Pero ito, hindi ako familiar sa brand ni Gully. Comment down below para sa mga nakakaalam sa brand ni Gully. Okay? Tires naman tayo mapunta. Tires na ginamit dito is yung Compass. Compass 700x28C naman ang ginamit sa kanya. Sa wheelset naman or sa rim pala, ang ginamit naman sa kanya is Rider. So kitang-kita naman siguro yung mga brake lines niya. So ayan. Pagdating naman sa caliper. Sa caliper naman ito, unknown naman yung nagginamit sa kanya. Unknown brand. Okay? So para sa akin, siguro gusto mong i-straight to na Sora. Well, para sa akin, straight Sora muna yan. Okay? Meron naman yan dito. Bumili ka na lang dito pag in-avail mo na rin tong bike na to. So syempre, gusto mo talagang sulit na build, dito ka lang kay AG Cycle Nerds. Oh, di ba? Ulit-ulit tayo diyan. Okay, saddle. Saddle nito unknown brand, pero para sa akin, check nga natin yung nipis niya. All goods na all goods naman. And then syempre, ito naman is parang synthetic leather or parang plastic, hindi ko mawari yung nakalagay sa kanya. Pero ito para sa akin, may pagka water resistant naman siya. Okay? Dito naman sa seat post nito. Seat post nito is 27.2 rider ang ginamit. Isa lang yung bolt na nakalagay sa kanya. At ang kinagandahan dito, hindi mo makikita to sa mga ordinary na mga bisikleta or road bike sa tabi-tabi. Ito is yung hindi na nalolostred. Okay? All goods na tayo dyan. Alright, mabalik nga pala tayo sa size nga pala ng frame neto bago ko makalimutan. Ang frame size neto is nasa 47. Okay? Yung kanyang top tube is nasa 54, tama? 54 yung kanyang top tube. So dito naman tayo mapunta sa kanyang sa stem. Hindi ko alam kung paano bigkas ito. SB mono ba tong stem na to? SB mono. Basta yun na yan. Nakikita nyo naman. So ito ay naka negative 7. Kung hindi ako nagkakamali. At ito naman ay 31.8 syempre yung kanyang clamping. Okay? So syempre ito nakikita ko ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, ito palitan nyo kaagad to in the future. Laspagin nyo na lang muna since ito ay ball bearing pa. Okay? Yan yung napapansin ko dito. Sa bar tape nito, hindi ako familiar sa bar tape nito. And syempre tignan naman natin yung logo nito sa harap. So syempre rider yan. Ayan, kitang-kita, medyo may alikabok lang. Sorry. So dito sa kanyang STI. So pag sinabi mong STI, Shimano Total Integration yan. Walang STI sa L2, walang STI sa SRAM. Okay? Tawagin nyo na lang briefers yon. Alright? So STI nito, Shimano Sora 9-speed yan. Okay? All goods ba tayo dyan? Kaliwaan yan, kaliwat kanan pala. So all goods na yan. Same din sa caliper nito sa harap, unknown pa. Same naman din sa kanyang rim set o kaya sa wheel set niya. 700x28C. Okay? So pag-usapan naman natin yung timbang ng bisikleta na to. Timbang ng bisikleta na to is nasa 11.4 kilograms itong bisikleta na to.
Okay? So para sa akin, magaang na to. Lalong-lalo na siguro kung mag-a-upgrade ka pa lalo. Eto, pwede mong i-upgrade to kung mag-a-halotech ka. Medyo palilesin yung timbang niyan pag inalotech mo to. And then syempre, ang kanyang presyo, bibigay ko na sa inyo. Presyo, mas maganda pasyalan nyo na kagad to. Kasi ito, they have few stocks pa. Ilan, boss? Madami pa daw stock dito. Pero ito, sinasabi ko na sa inyo para ka lang bumili ng group set dito. Magkano? Si Rider, R2, 16,000 pesos, sesoses lang. Siyempre, dito kay AG Cycle Nerds, mga spigitik. So, onti na nga lang i-upgrade mo dito eh, oh, 'di ba? Naka-STI ka na. Siyempre, onting i-upgrade mo na lang dito siguro etong crankset niya and yung caliper na lang. Straight Shimano na 'yan. So, para kang bumili na lang talaga dito ng group set. Okay, parang binigay na nga lang sa iyo yung frame, eh. Maayos na nga yung frame nito eh. Parang binigay na rin yung wheelset nito. So, yun na nga lang mga spikitik. Ayoko nang patagalin tong video na to. 16,000 pesos ay success. Sumugod na lang kayo dito. At para sa mga naghanap pa ng click shoes dyan, meron ako mga video nyan. Inisa-isa ko yung mga presyo nyan. Okay? So, yun na nga mga spikitik. Till then, ciao!